Happy Fiesta po sa inyong lahat. Habang pinagpiyesta ninyo dito sa inyong parokya, si Tata Jose, si San Jose, sa buong simbahan naman, pinagpiyesta natin sa linggong ito, ika-apat na linggo ng muling pagkabuhay, ang Good Shepherd Sunday. Si Jesus bilang isang mabuting pastor. At pag-uusapan natin si Jesus, pero alam na muna po natin na malaki ang influensya ni Tata Joseph sa kanyang anak. Kaya kung si Jesus ay isang naging mabuting pastol, yan po ay dahil din sa halimbawa na ibinigay sa atin ni San Jose. Kokonti lang po ang mga sinabi ng Biblia tungkol kay San Jose, at wala nga siya ni isang salitang binanggit sa banal na kasulatan. Pero alam natin sa mga ugali ni Jesus, sa mga pakikitungo ni Jesus, sa mga salita ni Jesus, dito makikita natin ang influensya ng kanyang ama. Kasi siya ang humubog kay Jesus, no, sa kanyang pagkatao. Si Jesus po ay patuloy na naging mabuting pastol sa atin. At ang pastol, siya po ay pinapakitang leader. Kaya ang leadership ni Jesus ay patuloy pa rin sa atin. At ano ba ang kanyang leadership? Una pong katangian ng leadership ni Jesus, kilala niya ang kanyang mga pinag-uunuan. Iyan ay magandang balita. Kasi tayo yung mga tupa. Ibig sabihin, kilala tayo ni Jesus. Alam niya ang pangangailangan natin. At bilang leader, siya yung nauuna. At dapat tayo'y susunod. Sana po kilala din natin siya. Kaya hindi lang nakilala ng pastol ang kanyang tupa, ngunit yung mga tupa alam ang kanyang ibig. At kung saan siya pumupunta, sumusunod ang tupa. Ang tanong, ganun ba tayo? Kilala ba natin ang kanyang hilig? Sumusunod ba siya sa atin? Paano niya tayo pinapastol? Pinapastol niya tayo sa pamamagitan ng simbahan. Kasi yan naman ang gawain ng simbahan. Ipagpatuloy ang misyon ni Jesus. Kaya sinisikap din ang simbahan na maging tapat siya sa Panginoon. Naalaala niyo noong si Jesus ay muling nabuhay, at nagbigay siya ng almusal sa mga alagad sa dalampasigan, itinabi niya si Pedro at sinabi niya kay Pedro, mahal mo ba ako ng higit sa lahat? At tatlong beses niya tinanong. At si Pedro may sumagot, opo, mahal kita. At sinabi ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Ang kondisyon lang na sinabi ni Jesus kay Pedro sa kanyang misyon, mahal mo ako, pakanin mo ang aking tupa. Kaya hanggang ngayon, patuloy pong pinangangalagaan ng simbahan ang tupa ni Kristo. At kaya kailangan na maging mahal ng simbahan ang tupa ni Kristo. Paano po pinangangalagaan ni Kristo at sa pamamagitan ng simbahan, no, ang tupa ni Kristo? Una po, nakita natin ang mabuting pastor, siya ay namumuna at ginagabayan niya ang mga tao. Ginagabayan sa ano? Negatively, ginagabayan niya sila na hindi sila mawala, na hindi sila malito. Positively, ginagabayan nila siya upang makapunta sa tunay na pastulan. Kung saan mayroong mga damo, kung saan mayroong tubig na mabubuhay at maging malusog ang mga tupa. Hanggang ngayon po, ganyan ginagawa ng simbahan. Ginagabayan tayo negatively na hindi tayo mahiwalay. Positively, ginagabayan tayo patungo sa tunay na pastulan. Ano yung hindi tayo mahiwalay? Sinasabi sa atin ng simbahan yung masama na dapat natin iwasan. Kaya nga,
sinasabi ng simbahan, masama ang extrajudicial killings. Masama ang pagpatay, kahit na yan ay drug addict, kahit na iyan ay drug pusher, pwede mo siyang parusahan, pwede mo siyang hulihin, pwede mo siyang patayin. Mahalaga ang bawat buhay. At ang bawat buhay may pagkakataon na magbago. Kaya nga itinuturo din ang simbahan sa atin na hindi tama ang death penalty. No, kahit na drug lord yan, yan ay tao, hindi ikaw na nagbigay ng buhay. Hindi mo masasabi na wala nang halaga ang buhay niya. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay at ayan ay may pag-asang magbago. Ang problema lang sa atin, kahit na nagbago na, ay patuloy pa natin pinapatay. Noong nakaraang dalawang linggo, may mga tatlong pinatay sa Arkansas, isang state sa US. At ang isa po sa kanilang hinatulan at pinatay talaga, at tanong sa kanya, ano yung last meal mo? Huling pagkain. Yan, bibigay sa kanya, huling gusto niya makain. At alam yung kanyang hiningi. Gusto ko po ang last meal ko ay banal na pumunti. Nagbago na siya. Yung resident penalty, matuloy na pinatay. Kaya yan, sinasabi ng simbahan yan para hindi tayo malito. Anong mali? Mali. Ang katuruan ng simbahan ay hindi nagdidepende sa public opinion. Ay hindi nagdidepende sa pag-aaral ng anong universidad. Ang katuruan niya, sinabi sa atin ni Kristo, maging tapat tayo nun. Pero hindi lang negative. Sinasabi niya ng simbahan, nadalhin tayo sa tunay na pastulan. Kaya sinasabi sa atin, ang dapat natin gawin, dapat tayong magdasal. Dapat tayong tumanggap ng mga sakramento. Nandiyan ang tunay na pagkain. Na sinabi ni Jesus, ang aking laman ay tunay na pagkain. Na dapat natin sanang tanggapin. Nandiyan yung tunay na salita ng Diyos, salita na nagbibigay buhay, nandiyan sa Bible. Kaya pinapahayag si Ba ng Bible, tinuturuan tayo maintindihan natin ang Bible. No? Kaya patuloy na tinuturuan tayo, tinuturuan si Ba na maging generous. Kaya nga mayroon tayong programa ng Pondo ng Pinoy. May programa tayo ng Alay Kapwa. No? Ano, sinasabi na maging generous tayo. Hinihiling sa atin na mag-tighting tayo. Nusuportahan natin ang mga gawain ng mga mahihirap. So, yan po'y positive. Paano tayo lumabog sa ating buhay? Pero, ang pastol ay hindi lang gabay na umiwas sa masama, na gumawa ng mabuti. Ang pastol ay tumutulong din sa mga taong nawala sa daan. Mga taong nagkasakit. Mga tupang nasugatan. No, kaya nandiyan siya na nagbibigay ng kumpisal, pamatawad ng kasalanan, nagbibigay ng healing sa pamamagitan ng sakramento ng pagpapahing ng banalalamis. Nandiyan siya humahanap sa mga nawawala. Kaya nga sinabi ni Papa Francisco, buksan niyo ang mga pintuan ng simbahan. Hindi lang upang makapasok ang nasa labas, yung nasa loob ay lumabas at hanapin ang mga nawawala. At dito po sa atin, napakarami ng mga nawawala na kapwa nating Katoliko na nabinyagan, na hindi kilala ang Diyos, na hindi nagsisimba. No, nawala sa kanilang pananampalataya, dapat natin silang hanapin. So, yan po ay gawain ng simbahan. No, kaya nga siya lang yung daanan, siya yung pintuan na dapat dumaan tayo lahat doon. So, yan po yung gawain ng simbahan bilang mabuting pastol. Sino sa simbahan ang gumagawa noon? Lahat tayo. Kailangan tayo binyagan, kasama tayo sa simbahan. Ngunit, sa simbahan ito, may mga katangi-tanging taong ginawa na leader na siya dapat manguna sa atin na may tungkulin directly sa mga gawain ito sa pagpapasok ng tupa ng Diyos. At yan po yung mga pare, yan po yung mga obispo, yan po yung mga religyoso, mga madre na talagang tinawag niya for a special mission. Lahat naman tayo'y tinawag na makibahagi sa misyon ni Jesus.
Ngunit sa ating lahat, may grupo na talaga yan ang mamumuno sa atin. Kaya nga sa atin, ang Good Shepherd Sunday ay siya rin tinatawag natin Vocation Sunday. Yung Santa Linggo ng Pagtawag, ayan yung imasyon. Pagtawag sa lahat ng mga Kristiyano na pumasok sa malay natin, kamalayan natin, na bahagi tayo ng misyon ni Kristo, at pagtawag sa mga pare, sa mga madre, na sila'y dapat maging tapat sa tawag sa kanila ng Diyos. So, anong magagawa natin? Yan po yung tinanong ng mga tao sa unang pagbasa nung nagsalita si Pedro sa kanila. Anong dapat namin gawin? Yan din po, anong dapat natin gawin? Una po sa lahat, ipagdasal natin ang ating mga pastor ngayon na maging tapat sila sa kanilang misyon. Kaya ipagdasal niyo ang inyong mga pare. Narinig ko kay Monsignor Mar, papagitan na lang ang pare niyo. Magpapalitan na naman. So, sino man ang pinapadala sa atin? So, puntaan natin sila ng ating panalangin na maging tapat sila. Pangalawa, hindi lang natin ipagdasal yung mga pastol na ngayon na maging mabuting pastol. Tingin din natin na magbigay pa ng iba pang mga pastol na magpapastol sa atin. Nung si Jesus ay kumikilos kasama ng mga madla, nakita niya ang aming mga taong litong-lito. Kailangan na tulungan, kaya sinabi niya sa mga alagad, napakaraming aanihin kung konti ang mga manggagawa. Kaya magdasal kayo sa may-ari ng Bukirin na magpadala pa ng ibang manggagawa. Ganun din sa atin. Napakaraming aanihin. Napakaraming mga taong naghahanap sa Diyos. Ngunit kung konti ang mga manggagawa, magdasal kayo. Sana maging bahagi ng inyong panalangin palagi, Panginoon, bigyan niyo kami ng mga magpapastol sa amin. Noong nakarang Biyernes, nagbigay ako ng talk sa Lasal sa mga katipista noon. At may isang nag-share na galing siya sa Masbate, pero galing siya sa isang isla ng Masbate. At sabi niya, alam niyo po, bago lang ako bininyagan, tatlong taon pa lang ako bininyagan. At bakit? Kasi siya ay nasa isang isla. At sa isla ngayon, siya yung na ang pamilya nilang namamahala ng Simran Chapel. At palagi naman sila na may mga pagdiriwang. Nagtataka lang sila, bakit ang kanilang nagmimisa ay babae? No? At nalaman niya na lang, nung pumunta siya sa pinaka-istilang Masbate, na hindi pala katoliko yun. So lahat pala ng ginawa niya, yung mga binyag, yung mga misa-misa nila, hindi pala totoo. At bakit ganon? Kasi hindi daw sila nadadalaw ng tunay na pare. Kaya kung sino-sino na lang ano dyan, makapating nangyayari yan sa buong kapuluhan natin. Mabuti tayo sa Maynila, may mga pare tayo dito, kahit ako konti, pero mayroon at tunay na pare sa iba ay wala. Nag-inisa na minsan isang taon ko kayo pa. No? Kaya ipagdasal natin, padalahan nyo kami ng iba pang mga gusto. Pangatlo na pwede niyong gawin, alagaan niyo mong inyong pamilya. Kasi ang mga pare ng mga madre, nagdadaling naman yan sa pamilya. Pero kung ang pamilya ay hindi nagdarasal, ang pamilya ay broken family, no? Ang pamilya ay palaging nag-aapay, walang bungang lalabas sa pamilya na magpare o magmadre. Sinabi po ni San Juan Bosco, ang pinakamainang, ang pinakamagandang regalo na maibibigay ng Diyos sa isang pamilya na mayroong pare, may madre na galing sa pamilya. At ang isang pare sa isang pamilya, ang lahat ng gawain mabuti ng pare niyon, ang lahat ng kanyang mga dasal, nakikinabang ang kanyang kaya, yan may bunga dapat. Pero magkakabunga ang pamilya ng bokasyon kung ang pamilya ay sinasabuhan nila ang buhay Kristiyano. Kaya alagaan nyo ang inyong mga pamilya. May mga patigyan ang pwede natin gawin.
ipagdasal ang mga pari natin ngayon, mga madre natin, na sana sila ay maging tapat na mga mabuting pastor ayon sa halimbawa ni Jesus na mabuting pastor. Pangalawa, ipagdasal natin, Panginoon, magpadala ka pa. Tumawag ka pa, di ba? No, na maglilingkod sa iyong simbahan. At pangatlo, alagaan natin ang ating mga pamilya. Sikapin natin na mas maging pakakristyano ang pamilya. No, mas pag-iibigan sa pamilya ang pananampalatay ng isa sa buhay doon. At diyan po, lalago, lalabas ang mga bukasyon at nagawalan ng Diyos. Ako po yung medyo nalulungkot. Madalas naman ako mag-misa sa iba't ibang simbahan. Pero, nami-miss ko ba natin? Nasaan yung mga bata? Yung mga grade 3, grade 4, grade 5, yung nag-first communion na. Alam mo po, napakarami ha? Kasi punta ka sa kali, ang dami nagtatakbo-takbohan yan ng mga bata. No? Pero bakit wala sila? Kapag sila po ay nagsimula na mag-first communion, may tungkuli na silang magsimba ng mundo. Pero itong mga bata itong grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, hindi magsisimba ng pusa yan kung hindi dinadala ng pamilya. At madalas, ang dinadala natin mga bata, yung kakalungin, hindi maiiwan sa bahay, yung dinadala natin, pero yung nakakaunawa na, pinapaiwan natin sa bahay. Kaya tungkulin natin lahat yan. Simula ba, tulungan na natin silang mahalin ng pagsimba. At pag high school na sila, magpupusan na silang magsisimba. Yung kapag high school na sila, sabihin mo magsimba, hindi magsisimba yan. Sila yung elementary, hindi nyo dinala sa sabahan. Kaya yan po yung mga anak nyo, mga apo nyo, mga pamangkin nyo, mga kapatid nyo. Noong sanayin na natin sila na ang Linggo ay espesyal, ang simbahan ay espesyal, nakikisa tayo. May tatlong magkaibigan na nagyayabangan. Isang pare, isang doktor, isang abogado. At sabi ng abogado, napakahalaga ng aming profesyon. Kung wag po lang sa abogado ko, hindi maayos ang ginawa ng abogado, ang mga tao'y uuwi sa kulungan. Kaya mahalaga ang abogado para magkaroon ng katarungan, mailigtas sila sa kulungan. Sabi naman ng doktor, hindi. Mas mahalo yung doktor. Kung walang doktor, ulang sa doktor, ang mga tao'y mauuwi sa hukay. Mamamatay ah. No, kaya kailangan ng doktor para gumuti sila. Na para hindi ka lang pumunta sa hukay. Nabaya pa nga naman ang pare. Hindi, mas mahalaga yung pare. Kung kulang sa pare, hindi maayos ang gawain ng pare, ang mga tao ay mag-uwi sa impyerno. At totoo mga kapatid, mauuwi sa impyerno, ang pinag-uusapan natin ay hindi lang buhay sa mundo. Pinag-uusapan natin ay ang buhay na walang hanggan. Sinasabi natin ang pastol ay dinadala ang tupa sa pastulan. Sa iyong pastulan, ang pastulan, ang buhay na kaaya-aya, hindi lang dito sa lupa, lalo na sa kabilang lupa. Sa kabilang buhay. Kaya ang simbahan, mayroon siyang mga gawain upang maging maayos ang buhay natin dito. Mayroon siyang ospital, mayroon siyang paaralan, mayroon siyang mga opunan, mayroon siyang mga pagabunan para tulungan, may training program, tulungan yung tao dito sa buhay na ito. Pero hindi lang yan. Ang pinakamensahe niya sa atin ay ang buhay na walang hanggan. Ipinapaalaala sa atin yung pinakamahalaga. Yung pinakamahalagang paglalakbay na dapat natin punahan at doon tayo pinagmunahan ni Jesus. Kung nasaan siya, ibig natin doon din tayo. No? Kaya hindi lang siya namatay sa atin para maging maganda ang buhay natin sa mundo. Namatay siya upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sana po naisin natin yan. Alam niyo po, magkawala-wala man tayo sa buhay na ito, mababalik natin ulit. Huwag lang sana tayo mawala sa buhay na walang hanggan. Wala nang balang man yan. Wala nang dito.
Wala nang, kaya nga kailangan sigurado tayo dyan. Nandiyan ang simbahan na gumagabay sa atin. Ang pastor ayon sa kay Kristo na siya ating pamunahing pastor.